Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, dito naman tayo kay World Number 1 Magnus Carlsen. Ang kaharap niya dito ay ang kanyang kababayang si Super Grandmaster Arian Tari. Yung first game nila, long game, nagtabla, dito sila nagkatalo sa Armageddon. Bago tayo magsimula, sa mga gusto pong mag-avail ng kamatsas merchandise, click nyo na ang link na nasa comment section below, nakapin lang. Okay, ang ginawa ni Tari, nag-E4, E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, D3, at nag-Bishop E7. Naisipan ni Magnus na mag-Italian game. Dito kasi yung Gioco Piano na palagi nating nakikita. Okay, Bishop E7, Castling, Knight C3, D6, at nag-A3. Interesting line by Tari. Kasi dito po ang common yung H3 para walang Bishop G4 pin na makakailang sa Knight at Queen. Pero dito, A3 ginawa eh. Bishop G4 tuloy. H3. At kinapture na ni Magnus. Interesting. Yung iba umaatras dun sa H5 para ma-maintain ang pin eh. Dito kinapture na. Baba ulit para protection din sa C2. At nag-C6. Ayun, pangbangga sa bishop na nagbibigay ng pressure sa F7. Bishop A2 ilag kagad para wala ng timing ng D5 o kaya B5. Knight E6. Saan ba imamaneuver ni Magnus ito? Knight E2. Mukhang babasag ng F4. D5 na. Ayun, solid na ang sentro. Knight G3. Suporta lang sa E4. At nag-Queen C7. Dito naman, nawala sa talaan ng aklat mga kamatsas. Dahil sa mga nagdaang laban, may tumira na ng Bishop C5. At may tumira ng G6. Para walang Knight F5. Okay? O, pero dito tayo sa Queen C7, C3, Rook AD8, pressure sa D-file, Queen F3, Rook FE8, ayan ang mga tamang forma ng mga tore, mga kamatsas ha. Pagka kayo nakaporma ng ganyan, napakainam yan sa tore. Bishop E3, develop, at nag-Bishop C5, tinapatan kagad, exchange, Knight to F5, G6, ang lakas ng loob ni Magnus. Oh. Kumbaga itong G6 parang mawi-weaken yung dark squares ha. Queen G3 lang ang ginawa. Okay? Dito po mga kamatsas, maaaring mapatanong kayo, Coach, ba't kaya hindi chinik? Makukuha yung knight ha. Magkiking G7 yan. Okay? At dito may tanong, ano kasunod? Yan. Mahirap sundan. Walang kasunod eh. Baka mapasubo lang ang knight. Ang galing, no? Kaya pala pinapapasok lang ni Magnus. Sige, check ka. Yan ang mga discarding malulupites talaga. Nag-Queen G3, hindi pwedeng capturein, nakapin. At nag-Knight H5, inistorbo kagad ni Magnus ang queen na yan. Knight H6 check. Kasi kung magku-Queen G4, genius, magda-Knight HF4. Bali, wala lang yung knight, no? Wala talaga, walang tatamaan kasi. Oh. Okay, kaya dito, Knight H6 check, King G7, at nag-Queen G4. Inapture na ang bishop, knight f5 check muna. Ako kasi kapag kinapture ng pawn, may takes dito eh. Parang nakakatakot lagi position ni Magnus, no? Pero sakto talaga. O, knight f5 check, king h8, f takes bishop, g takes knight. Ayan, binigay. Ah, yan muna, pabitin sa knight, dalawa bitin. Kumarga rin dito si Tari ng lalim. Knight e f4, nako. Kaso si Magnus na yan eh. Iniisip ko, ba't kaya hindi pumunta sa G7 para maisalba yung knight? O parang may F6 lang eh, no? O yun, F6. Sigurado mababawi na ang isa sa mga yokabab na yan. Okay, balik tayo. Nag-knight E F4. E takes F4. Knight takes F4. Ang nakakatakot dito yung paparating na Rook G8. Queen H4. Umilag. May check. Rook G8 pa rin. Check. Rook G7. At nag-D4. Ayan, ito na. Nandito na sa part ng critical position. D4, no? Yung G2, bakit hindi suportahan? May Knight X G2 paparating, ah, may Knight X H3 ding paparating. Hindi basta-basta pwedeng gantuhin ng puti, eh, kasi may ganun eh. Kuha tore. Diba? Lakas ng tore, oh. Sa G7, kahit nakapin, pero may function, eh. Kaya pala nag-D4 na lang. Kumbaga tanggap ni Tari, sige, capturein mong pawn sa G2. At kapansin-pansin din ang bishop sa A2. Grabe, baradong-barado, walang power, no? Knight takes H3 check. Ayan.
King H1, Knight G5. Dito ang sabi ni Stockfish Computer NG Knight F4 ang mas mainam. Na kapag nag Queen takes E5, Queen takes, D takes E5, magrurok G4. Didepensahan lang, hindi pa ka-capturein ano? Yung wala well, kasi pag dito may rook G1 or F6. Ayun, pabitin muna, maaaring magbabaterya ganon. May check ding paparating, may knight E2 rin. Knight E2 ang pinakagusto ko dito para may rook H4 matchas. Ayun. Yan ang mga discarding galawan ng computer engine. Pero balik tayo sa ginawa ni Magnus. Nag-knight G5. Ang intention niya ay magda-knight E4. Tetempohan niya ang queen tapos derecho knight G3 para mahuli ang tore sa F1. Rook A E1 at yan ang blunder ratios na binitawan ni Tari dito. Bumi, mga kamatsas. Bumigay na. Dapat daw simpleng capturing na lang ang pawn eh. Takes, takes. Ito po continuation na binigay ni Stockfish. Rook F4 and Rook E8. O yan, babawiin lang yung ano, kukunin lang yung pawn sa E5. At slightly better for black lang. Kumpara sa ginawa dito na nag-rook A E1. Maraming pabitin si Tari eh, no? Pakihanap po, pakiguess nyo. Ang excellent move, eksaktong tira ng computer engine din na ginawa ni Magnus sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po sa palagi ang pagpa-participate at sa mga nakakita, congrats! Rook D6, excellent killing move. Yan ang killer na tira. Bakit? Threat ang queen. Queen takes E5. Rook H6 check. King G1. Knight H3 check. Ang lakas. King H1. Knight F4 check. Sunod-sunod oh. King G1. At ang huling bitaw, queen takes queen, resign si Tari Arian. Bakit? Kasi pag kinapture ng tore o ng pawn man, ito pa rin ang kahihinatnan, rook takes G2, matchas. Konting segundo lang ang ginawa ni Magnus, nakarpulan niya kagad. Oh. Tingnan niyo po, ah. Obserbahan niyo yung time. Bago niyo makita, oh. 2 minutes and 9 seconds. O yan, oh. 7 seconds niya lang nakita yung rook D6. Sunod-sunod na, oh. 1 second. 1 second. 2 seconds ginamit niya. Ayun. 4 seconds ang ginamit niya dito sa queen takes queen. Siguro, dun sa apat na bilang, iniintay niya mag-resign na si Tari. Eh, ayaw mag-resign. Kinainin niya yung queen. Para madaling makita at maunawaan ang paparating na matchas. Okay, maraming salamat po. Silipin natin ulit ang standing update. Ayan, nangunguna si Caruana. 13.5 points. Nakamura, 11 points. Nakabuntot pa rin. Gukesh Ferruja, 8.5 points. Mamed Yarov, 8 points. Carlsen and Wesley, parehong 7.5 points. Giri, 7 points. Abdu Satorov, 6 points. At Arian Tari with 3 points. Okay, mga kamatsas. At sana natuto kayo na update. Meron pa tayong isusunod. Ang mabigatang naging bitaw naman ng leading sa torneyong ito na si Caruana. Yan ang aalamin natin kung gaano kabigat at kakondisyon talaga. Monster daw ng Norway Chess ngayon si Fabiano Caruana. Alamin natin para makuha natin yung technique niya, no? Maraming salamat. Muli po sa mga gustong mag-avail ng Kamatsas merchandise, click nyo na ang link sa comment section below. At sa mga gustong mag-enroll sa ating RNT Weekly Training Program ni Coach Kamatsas IM Naba, every Saturday po yon 10 to 12 noon, ang live session via Zoom, Facebook group. Ayan. At sa mga hindi makakapanood ng live, merong replay sa Facebook. Anytime pwedeng mag-replay ang mga manonood ng lecture. Okay? At sa last week naman, sa last part, ay ang major tournament na ang champion doon ay 2,500 pesos. Ayan, register na kayo mga kamatsas. Super affordable po ang registration fee. 499 lang, 3 lectures and 1 major tournament. Meron pang daily mini tournament. Araw-araw po yun, ano? Magsisimula ng 7 p.m. Ano po yun? Simpleng 7 rounds blitz. 9 rounds blitz, ganun lang po yun. Kung gusto nyong maglaro, edi makisparring kayo. Kung di naman kayo available, okay lang. Araw-araw naman yun eh. Sa Sunday naman, 5 p.m. ang start. Okay, Monday to Saturday, 7 p.m. Ang mga makakalaro nyo po ay ang mga nag-register din, mga nag-enroll lang din. Kaya masaya, marami kayo magiging kaibigan sa grupo ng RNT Weekly Training Program. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.